Uusbong muli ngayon, Ren J. Oh. With that Angela na medyo matagal na natin hindi nakita. Oh, matagal na to eh. Parang classic pa rin naman yung tandem na to. Yung Angela plus the Joy. The moment na mag-electrifying beats na, ay talaga napakasakit at napakahirap patayin because of the heart guard. Pero balikan lang natin no, yung changes na naganap sa isang Joy. Pwede na siyang ma-stun during the electrifying beats. Yeah, and speaking of stun, marami rin mga stun na pwedeng ibigay dito ang Team Liquid PH. Pero speaking of bigayan, si Carlito kagad ay napuruhan. 30% na kanyang health. Sobrang agresibo talaga ni Carlito kapag hawak niya yung mga gantong klaseng hero, eh, no? Kumbaga, parang wala talagang sinasanto. Kapag may nakita siyang pwedeng patayin, parang ganyan lang. Okay, level 3 pa lang si Demon Kite. Sakto sana yun. Pero si JP na pa-flicker na. Andun yung Love Waves, pero hindi pa sapat yung damage. Benny Cutie maintaining safety dito sa ilalim ng kanyang turret. Pero buon dahil dyan ay makakalamang si Domi kung sakaling makuha niya itong crab na nagbibigay ng gold. Yeah, level 4 na dito si Demon Kite. Ha? Any moment ay pwede siyang mag-dive dun sa may bandang ibaba. Pero ayaw niya. Gusto niya munang sabihin natin samantalahin yung pagkakataon na walang umaagaw doon sa kanyang mga jungle camps. Ngayon, ilang segundo ay mabubuhay yung unang turtle ng ating game. At nakaabang ata sa gitna si Carlito, ha? Oh, kumbaga parang may hinihintay siyang dumaan. Instead of maintaining yung pwesto doon around, ay mukhang may inabangan siya. Pero purple na muna ang pupuntahan ng parehas na assassins in this game. Alam naman natin, oh, kapag first turtle, at ang mas lalo kapag assassin yung team mo, ang lagi niyang sasabihin sa'yo, boy, purple muna. Hawakan mo muna, pa-purple lang ako. Ganun na nagiging call dyan, eh, di ba? So ngayon, lahat, pareha sa jungler may hawak ng purple, pero si Sanborn ay hahawakan ng mga members dito ng Team Aurora. Hindi sapat yung sustainability na meron siya, pero doon yung first. Wow. Mula dito kay Carlito, and that ultimate or the Dominator's descent mula dito kay Sanji, inaibitaw na nga rin. Dami nangyayari, ha? Oo, palitan lamang ng XP laners ang naganap. Nice flicker play na nagmumula kay Edward, pero agaran ding nakarespond ang Cavalry and Team Liquid Philippines. Nagpalitan lamang ng XP, kaya naman hindi agad magtutuloy ang ating turtle fight. Once again, this is still the first turtle of the game. Kaya naman nagtataka na ako, no? Patagal lang patagal. Talagang ayaw magbigayan ng parehas sa team. Oh, makikita mo eh. Sobrang taas din kasi ng respeto ng Team Liquid at Aurora sa isa't isa, no? Nakikita natin ngayon doon sa may bandang ibaba naman si Ren J ay nakatago. Available na yung kanyang hardguard any moment. Ay pwede siyang sumampa, pero si Carlito ang mako ng unang pagong. Oh, and that's the first turtle going to the hands of Team Liquid Philippines, at agaran agad nag-clear ng sariling jungle. Alam natin na invasive jungler, ika nga ni Midnight, ang isang Joy. Pero paano mo naman ba i-invadean kung lahat ng pupuntahan mo ay na-clear na rin? Yun nga eh. Tsaka ang mabilis na ginagawa kasi dito ng Team Liquid Fish, ginagamit nila si Sanji pang check ambush, pero nandun yung ultimate mula dito kay JP. Pero nakatakas dun si Yui habang si Demon Kai gagamitin na yung kanyang electrifying hit. Sa alam na with the hard guard, buti na na pa-flicker out itong si JP. At tigtas. Malinis yun dahil nga sabihin na natin munti ka nang mamatay. At least nirespeto kahit may hard guard. May mga iba kasi dahil may Angela nagiging sobrang tapa. Sobra. Oo nga eh. Parang ano, parang nasa isip mo, required kang dumive kapag meron sumampang Angela sa'yo, di ba? Ganun sa mga Angela. Actually, ganun nga rin ako kapag nakaano ko. Buti na lang hindi tayo yung naglalaro dito. Buti na lang hindi tayo. Buti na lang talaga. Kung ako yun, men, may Angela sa akin, Benedetta ako, papasok na ako sa lima. Di ba? Bahala na. And yun naman din yung ano, no, nakakatawa, yung development na nakuha ng parehas na jungler na pinag-uusapan natin, Demon Kite and Carlito, sa haba ng panahon nila na nandito sa MPL Philippines. No? Demon Kite nga, pumunta pa sa ibang bansa, pumunta pa ng Malaysia, and syempre yung experience na napunta at nakuha niya doon sa pagiging OFW, kumbaga. Eh, nadadala niya dito sa Aurora. Kumbaga, kumayod lang saglit. Kumayod lang. Shoutout nga pala sa mga manggag, ano yun, mga yung mafia. Oo, manggagawang Pinoy abroad. Filipino in abroad. Eh, hindi ko maalala. Basta yun na yun. Shoutout sa inyo. Grabe ang mga kayod ng mga OFW natin na, by the way, ang daming nanonood ng MPL Philippines na kumakayod sa ibang bansa. Sobrang respetado kayo dito. Marami salamat po sa suporta. Pero bago natin, nung pinag-uusapan natin yan, may mga recall na nangyayari dun sa may bandang ito. Pumarti lang ng saglit yung parehas na XP laner natin. Pero si Edward ata ang pupuruhan nila dito habang si Demon Kai nakasarip na rin yung hard card ni Rene J. At si Demon Kai mako ng kill si Carlito. Ang kanyang mapapatay doon. At si Demon Kai nakawa rin ng turtle. Habang pasok na naman, JP ang magiging punti na. Tumama yung charge stun. At si JP ay makukuha din UA flicker out.
Pero si Sanford ang matitira sa Angini. Next pa daw natin! Tommy with a kill! Grabe naman yun si Demon Kite. Nagpatugtog na underneath the turtle. Electrifying hits doing three things at once. Bukod sa bumabawa sa dalawa, ay na-secure din ang turtle. At higit sa lahat, ay naprotektahan pa siya ng Angela nila. That was a great team fight coming in from Rora. Kakaiba ang galawan at ibang klaseng pagpatong ang binigay ni Rene J. Don. Oo. And the Benny Cutie, parang nahihirapan si Benny dito, no? Kasi hindi siya binibitawan ni Edward, ni Rene J. Don sa ibaba, eh. Kumbaga, kung hindi nakasakay kay Demon Kite, umaalalay naman kay Doming. Ganyan, mag-Angela, pero naiwan. Tapos na pin down, and Numinum Blast tumama. Pero si Doming, may mga recalls sa kanyan. Wow, ganyan, nagpapainit talaga ngayon si Doming dito. At Edward with the play once again, pero hindi tatama ang kanyang Earth Shatter. Big rotation coming in from Team Liquid Philippines. Pero mukhang nakaamoy ang Aurora at agaran silang bumalik sa mid lane dahil kailangan nang i-clear ang minions sa bilibis up ni Yuga. Ang bilis talaga makaramdam, no? And ito talaga ang galawan, mga world-class na galawan, Carlito. Kailangan nyo matras, and doon yung electrifying di sanib din with that hard guard. Kakayanin pa ni Carlito yung kanyang mga dash up, pero hindi. Mas marami daw dash si Demon Kite. Ayan na, 2v1 yun, hindi lang alata. Yan, recall, Rene J forced to flicker. Pinatigil lang ni Benny at nagpatuloy na ang party. Napa-okay pa nga eh. Umu-okay pa nga doon si Carlito. Okay pa daw siya. Nakuha lang siya doon. Second death niya. Pero ang problema, si Sanford naman ngayon ang pupulutaanin dito ng apat na members well sa side ng Aurora. Habang si JPN nandun din for the follow-up. Same with Sandy. Nagamit na rin dominating set pero hindi ata sapat yung damage nila. Yue, for that folks. Pero makakatakas pa rin ang kukunat. Ang lupit pala, no? Ayan na, kumagat na si Doming. Oh. Pero nag-no-no-no, pabalik ng turtle. Still, Rene J without a flicker. Medyo delikado si Rene J. Sa dami na nangyayari, akala ko nga, mga 20 minutes na yung game. Oh. Sa sobrang daming aksyon, huling pagumpalang pala ang pinag-aagawan ng dalawang team na ito at makukuha ito successfully ng Team Aurora. And this is already a 700 gold lead lamang. Kumbaga, kahit hindi ganun kalaki yung lamang ng Aurora, nakokontrol nila ang mapa dahil sa power spike na meron sila ngayon. And for Team Liquid Philippines, siguro makakuha lang sila ng isang magandang pitas kay Doming. That could start up yung meron na, yung binibuild up nilang bagyo sa gold lane. Oo, no, lalo na hindi pa rin naman nakakakuha na, or hindi pa nila nasa-shot na or napapatay itong si Doming. And nakita natin yung performance si Doming, lalo na kapag alam niyang walang pumipigil sa kanya, di ba? Sobrang tindi niyan. Remember, no mga nakaraang seasons, ay nakikita na natin ang potensyal na quote-unquote the next standard pa nga, di ba? The next standard at higit pa sa lahat ay hindi siya, sabihin natin, nire-recall siya dito, in interview sinasabi niya, marami pa siyang kailangan matutunan para maabot yung ganong klaseng gameplay. But at this point, makikita naman natin na iba talaga yung galaw ng isang Doming ngayon with this Roger. At ito kapag iniisip ko nga, parang bukod sa pagiging next standard, ay talagang yung pal-Doming nandun pa rin. Oo nga eh. Uy, tandaan nyo, paubos na ang Week 5 tickets. Kaya kung kami sa inyo, bumili na kayo. Check nyo lang ang ph-mpl.com for ticketing details. Ayan, nakakatuwa no. Yung experience dito ay talagang kakaiba. May mga patambol, may mga merch pa tayo sa labas. At tingin sa lahat, makikita nyo in real life si Burrito. De joke lang, mga paborito yung pro player, siyempre. Ayun. Ba't naman ako na naman nadamay dito? Sorry. Ikaw tong katabi ko eh. Okay. At this point, mukhang makakapag-push naman ang Aurora. A 1K gold lead already. Tumahimik ang ating laro bigla, Burrito. Oo nga eh. Alam mo, sobrang bihira ako nakakita ng isang Angela na laging kasama sa teamfight. Diba, kapag ka Angela, nag-level 4 ka, sige na pre, tambay ka na lang dyan sa second turret, no? Ang gawin mo na lang, heart guard ka lang. Pero siya hindi, nag-check pa nga ng bush eh, no? Proactive na Angela. Ito yung tipo na lahat ng bush, lalagyan ang pag-ibig nila Love Waves. Para lang malaman. Pero mukhang nalaman nila na si Edward ay nandito lamang sa left bush. Pero hindi na nila papatulan pa. Malamang edit din eh. Ang sakit niyan kapag ka hindi mo agad na burst. Oo, mahirap talaga kalaban yan. Pag na-full yung stocks, tapos nakapag-primal rat, alam mo na kung saan ang hahantungan nyo. Pero ngayon, ang hantungan ay dito sa my lord. Habang dinamba na rin dito ni Edward, at yung shield, and yung blast. Pero si Sanford ay nakukuha na kagad ng kill dito habang nagamit na rin yung mga sayaw mula kay Demon Kaida. Mamamatay din itong si JP habang tuloy-tuloy sila dito. Sanford ay nabababaran din yung Dominator's Descent from Yue. Wow. Pero wala pa rin mangyayari.
Oh, napakaganda din ng ginawa ng Team Liquid doon. Agarang pumasok si Edward with a flicker play pero nagkaroon ng palitan. Naanod ni Doming dito si Carl Tizzy. At mukhang yung purple buffet i-co-contest ng Aurora. Ang tanong, alam ba ni Carl na nandun si Doming? Eh, nakita na niya si Doming dito. Mapukuha ba? Okay. Na-secure ito ni Carlito. Pero humiwalay muna ang Aurora. Nagwatak-watak muna sila dito. Kuha ng objective flow ng lanes. Dahil nga naman pwede na nilang simulan itong Lord na to. And this is still a level 1 Lord. Wala pa tayo sa oras na luminous ito. Yung dumadamba sa mga tore. So ito yung basic na Lord. Yung tipo na pag nabigay mo, hindi pa kayo masyado malulungkot. Mm-mm. Kayang-kaya pang i-burst, no? Lalo na sa kits na meron ang Team Liquid Page at ang Team Aurora. Kung sino man na makakuha sa kanila, no? Oh. Pero ang kailangan lang nilang i-worry dito is yung mga Dominatus de Sanji kasi sumasakit na rin, eh. Oh, oh. Makati na rin talaga ang paglapag nito. And ang problema nga lang, si Yue, parang mga last two clashes, kinukuha na niya yung Dominatus de, parang nakikipagsabayan na siya dito, di ba? Kumbaga dalawang alien na nagbababara na lang. And grabe din kasi yung babad kapag naka-glowing wand na, eh. Yung tipo na una, hindi mo masyadong mararamdaman, pero kapag tumatagal, eh, mas lalo kumiinit. Yung tipo na kapag kumakain ka ng mga spicy noodles, unang kagat, masarap. Uh-uh. Pero pagka 2 seconds, 3 seconds, ayun na, ramdam mo na ang apoy. Parang gano'n, matubig, gano'n na kagat. Ako, rektagatas na, tol. Rektagatas na. Rektagatas na, naiiyak. Isang every once in a while, bumibili ako ng spicy noodles, nare-realize ko na kung bakit once in a while ko lang ginagawa. And at this point, once in a while na nga lang bang gagalaw ang Lord na to dahil malapit na mag-upgrade. Ito yung pagtinigilan ni Rene J, magbabagong anyo to. Oh, nga, ayaw nila pa-reset to, ha, kasi binibait nga lang nila pero magkakaroon natin ng salubungan dito sa Lord na ating pinag-uusapan, Sanford and Doming. Andun din si Yue pero andun at hinalapag yung mga aliens na meron dito si Sanji. Reset na naman! Ayan na, magre-reset na ang Lord at nag-enhance na nga ito. This is already a luminous Lord at dito ko lang makikita ng isang Angela na nag-hold ng Lord mag-isa. Diba? Isipin mo yun. Eh, ito yung isipin po yung nag-do kanina pero inapag yung ultimate. Habang si Demon Gun makakuha ng Lord na yun, naisayaw na nga rin. Habang si Edward ay kailangan na rin tumakas, numinom lang hindi tumama. Pero si Belly Cutie, andito na naman yung mga sibat. At transpon sila dito. Tumama yung Charlie Jamie pero mapupuruan na. Doming! Doon yung kalmot mula kay Doming. Ang sakit ng mga normal hits ni Belly Cutie. Pero sa haba ng nangyari na yun, walang mamamatay. Lahat ng mga battle spell ng Aurora ay nagamit na rin. Pero dahil doon ay nanatili silang buhay for this Lord push. Once again, this is already a luminous Lord despite it being the first Lord of the game. Ito yung pinakaunang Lord na nakuha pero may damba na agad. Nasalo yung electrifying beat sa may recall mula kay Doming. Mainit ang Aurora mainit, ngayon, man. Mainit, with the Game 1 victory, napunta na agad sa kanila. Ay mukhang nadala nila ang momentum entering this game number 2. Ano kaya ang gagawin ng Team Liquid para sirain yung ganong klaseng tempo ng Aurora ngayon? Actually, para kung iisipin mo, pwede na nilang ilaban to under the base, eh. Parang ang hirap nang lumabas knowing na ang sakit ni Edward, andun din yung mga kalmot ni Doming, and at the same time, sobrang tricky kasi ni Yue dito, you know. Any moment, pwede siyang kumuha ng mga skills na pwede niyang magamit dito. Kunyari, Numinum Blast. Oh. Pero sa ngayon kasi, spam, ini-spam niya itong Dominatus Descent. Eh. Parang mas nagagamit niya daw ng mas maganda. Oh, tsaka bukod sa mas nagagamit niya, nagbibigay din ito ng additional defensive maneuvers para sa kanya. No? Oh. Yung tipo na kahit pasukin siya ni Sanford, pasukin siya ni Carl Tizzy, makapag-timing lamang siya ng isang malupit na Dominatus Descent ay pwede pang mabaliktad. And I think statistically speaking, no, kapag nakikita natin si Yue playing this Valentina against Zask, kadalasan talaga ay Dominator's Descent ang kanyang pinipili. Yeah, and sa haba ng panahon na nakikita natin si Yue, nakita nga natin kanina, di ba, yung sa statistic, ito yung may pinakamaraming games played ni Yue. So talagang hindi mo pwedeng questionin ang expertise ng player na ito pagdating sa Valentina na ngayon ay kumukontrol lang doon sa may gitnang river. Pero ang kailangan gawin ng Team Liquid dito ay maghanap muna ng trade. Maghanap muna ng ganap. Dahil pwedeng i-freeze na lang ito ng Aurora, eh. Tsaka with a 5K gold lead, ito na yung ramdam mo, eh, di ba? Kapag may team fight, ramdam mo na may konting kalamangan talaga ang kalaban mo. Mas masakit, mas makunat, at iba pa. And for Team Liquid, may kapangyarihan naman silang pumitas, eh. You have JP on this Lolita and you have Carl TZ. Nandiyan pa rin naman ang burst damage. And in fact, pwede pa nga nilang idaan ang side lane to. You have the Moskov and the Nolan.
And kung side lane lang naman ang laruan, I think Team Liquid ang pinakabatikan na user ng strategy na yan. Oo nga, no? Ilang beses na nating nakita Benny Cutie with this Moskov. And ang kagandahan kasi sa Moskov, kahit iwan mo sa lane, no? Pwedeng-pwedeng sumama with that Spear of Destruction. No? Na, basta lang tatama, yun lang. Oo. Ang ano, prerequisite doon. Tama. Kailangan lang talagang tumama niya. At alam naman nating asintado ito si Benny Cutie, kaya naman siya ang magdedepensa doon sa may bandang itaas. Sisimulan na ng Aurora ang Lord. JP looking for the angle. Ikakasa na nga ba ang Numenon Blast o may inaantay pa ba sila? Okay, 15k yung buhay ng Lord. Pwede na ilapag dito yung Glorious Pathway any moment. Andun na rin yung mga alien mula dito kay Sanji at si Benny Cutie. Ay patransition na rin dito sa may bandang Lord. Ilan na ang buhay ng Lord dito na ilapag ng Glorious Pathway. At si Demon Kite pa rin ang magwawag dito sa Lord na yon. Mamamatay na si JP. Sino magiging next? Carlito na ang hinahabol ni Domeng. Kalmot, kalmot, kalmot. At si Sanford naman na magiging next sa target. Tatlo ang babagsak ilalaban na ni Benny Cutie. Pero hindi niya kakayanin. Courtesy of Renny J. At si Sanji ang kanilang hinahabol dito. Winter's Crown. At kailangan ng tumakas si Sanji dito. Paano siya tatakas kung mahabulin siya ng apat ng members ng Team Aurora? At ito ay itatawag na nila as Wipeout. At nagsisimula na ang pagliwanag ng Aurora.